Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 637, Sistema ng Kontribusyon. Ang Hermit Peak ay mas katulad ng isang patayong bansa, isang malaking bahay pukyuta na binubuo ng hindi mabilang na mga kuweba. Ang tinatawag na mga kuweba ay malalawak na lupain na itinayo sa ibabaw ng Five Fingers Peak. Sa itaas ng mga kuwebang ito, may mga kagubatan, ilog, lawa, bukal, at mag-agarang gusali. Sa madaling salita, lahat ng bagay na makikita sa ibabaw ay matatagpuan sa Hermit Peak. Bukod dito, ang Hermit Peak ay napapalibutan ng kakaibang aura. Kung ang isa ay magtatanim ng mga walang kamatayang halamang gamot dito, sila ay lalago ng mas mahusay at mas mahusay ang kalidad. Sa makatuwid, marami sa mga grotto heaven sa Hermit Peak ay espesyal na ginamit upang linangin ang mga immortal na halamang gamot. Kahit na ang napakamahal na level 4 na walang kamatayang halamang gamot sa mata ni Xingju ay matatagpuan sa malaking halaga dito. Ang Hermit Peak ay nahahati sa dalawang layer, ang upper cloud at ang lower cloud. Ang lower cloud ay kung saan nakatira ang mga disipulo at tumatanggap na matatanda, habang ang upper cloud ay kung saan naninirahan ang mga tunay na disipulo at mana na matatanda. Ang upper cloud at ang lower cloud ay ang mga hangganan. Ang mga tunay na disipulo ay maaaring makapasok sa lower cloud, ngunit ang mga disipulo ay hindi pinahintulutang makapasok sa upper cloud. Kung sila ay lumabag, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Sa sandaling ito, sa isa sa mga kuweba sa ilalim ng lower cloud, mayroong isang patio. Ang patio ay napapaligiran ng mga pambihirang halamang gamot, willow, pine, at kawayan. Napakasaya ng kapaligiran. Ang pangalan ng kuwebang ito ay tinawag na Meditative Cave. Sa looban, isang makisig na binata ang nakahiga sa isang tamba-tamba, nakatitig sa mga lilang ulap na patuloy na lumilipad at ang mga puting ulap na siyang naghihiwalay. Ang taong ito ay si Xingju. Isang buong buwan na ang nakalipas mula noong pumasok si Xingju sa Hermit Peak. Sa buwang ito, isinama na ni Xingju ang malaking puwersang ito at naging miyembro ng lugar na ito. Tungkol naman kay Bauhir, noong una siyang dumating, sinabi niya na ayaw niyang sumali sa sekta kasama si Xingju. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Gayunpaman, kung wala siya, si Xingju ay mas nakaka-relax. Malayo pa ang pagiging isang tunay na alagad. Mukhang kailangan kong dagdagan ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Pinahit ni Xingju ang kanyang pulso at isang parang ulap na gas ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay isang token. Gayunpaman, nabuo ito ng isang espesyal na gas. Ang kakaibang medalyon na ito ay may espesyal na pangalan, ang Merit Medallion. Bawat disipulo ay may Merit Medallion. Matapos makumpleto ang mga misyon ng sekta, maaari nilang makuha ang kaukulang Merit Medallion. Ang tinatawag na Merit Medallion ay lubhang kapakipakinabang sa Hermit Peak. Halimbawa, ang mga mapagkukunan ng paglilinang, mga gamot sa pagpapagaling, patunay ng pagsali sa sekta, at maging ang kwalipikasyon na lumahok sa pagsusulit na tunay na disipulo ay nangangailangan ng mga Merit Point. Sa kabilang banda, nang walang mga Merit Point, kahit na ang isa ay naging disipulo ng Hermit Peak, hindi sila makakakuha ng anuman. Sa buwang ito, hindi naging idol si Xingju. Patuloy niyang tinatapos ang mga gawain para sa sekta. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buong buwan, nakakuha lang si Xingju ng 1,000 Merit Points. Sigh. Hindi napigilan ni Xingju na magpakawala ng mahabang buntong hininga habang tinitingnan ang numerong 1,000 sa Merit Plate. Ang kanyang layunin sa pagpasok sa Hermit Peak ay napakasimple. Ito ay upang makuha ang Luo Stone. Sa kasalukuyan, malabong natukoy ni Xingju ang lokasyon ng Luosha Stone. Gayunpaman, tanging ang mga tunay na alagad at mga elder ng mana ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Sa makatuwid, ang unang bagay na kailangan gawin ni Xingju ay ang maging isang tunay na disipulo ng Hermit Peak. Ang Hermit Peak ay kukuha ng pagsusulit upang maging isang tunay na alagad minsan sa isang taon. Walang cultivation requirement para makasali sa pagsusulit para maging isang tunay na alagad. Hanggat may kumpiyansa ang isa, makakasali ang isa. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan upang makilahok sa pagsusulit upang maging isang tunay na alagad. Iyon ay gumastos ng 100,000 Merit Points. Ano ang ibig sabihin ng 100,000 Merit Points? Nangangahulugan ito na ang ilang mga disipulo ay hindi makakaipon ng sapat na mga Merit Points sa kanilang buhay. Sa makatuwid, walang mag-aaksaya ng 100,000 Merit Points para makasali sa eksaminasyon upang maging isang tunay na disipulo maliban kung sila ay 100% kumpiyansa. Sa buwang ito, walang ginawa si Xingju kundi gawin ang mga gawain ng sekta ng buong lakas upang makaipon ng 100,000 Merit Points sa lalong madaling panahon upang makasali siya sa pagsusulit upang maging isang tunay na disipulo. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buwan, halos walang tigil na naging abala si Xingju, ngunit nakakuha lamang siya ng 1,000 Merit Points. Nagdulot ito ng matinding sakit ng ulo kay Xingju dahil malayo pa ang lalakbayin niya bago niya maabot ang 100,000 Merit Points. Swish! Swish! Nang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xingju, mabilis na lumipad ang dalawang sinag ng lilang liwanag at tuluyang nahulog sa kuweba ni Xingju. Dalawa silang binata. Ang isa ay matangkad at ang isa ay payat, habang ang isa naman ay pandak at mataba. Ang payat at matangkad ay tinawag na lilong at ang payat at mataba ay tinawag na lihu. Oo, magkapatid sila. Bagamat sila ay ganap na naiiba, ito ay ang katotohanan. Xingju, malapit na ang oras.
Terena, bago pumasok sina Liho at Lilong sa looban, isang malakas na boses ang dumating sa Second Senior High School ng Hsinchu. Sa buwang ito, bukod sa pagsasagawa ng mga gawain ng sekta at pabalik-balik sa lugar kung saan niya natanggap ang mga gawain, si Hsinchu ay hindi na natili sa alinmang kuweba ng Hermetic. Ang dahilan kung bakit niya nagawang kaibiganin ang dalawang magkapatid na ito ay nagkataong magkasama sila sa isang gawain. Sa panahon ng gawain, iniligtas ni Hsinchu ang kanilang buhay. Kaya naman, silang dalawa ay naging magkapatid kay Hsinchu at madalas bumisita kay Hsinchu. Gusto ba ninyong dalawa na sumama sa akin? 1,000 merit points. Naisip mo na ba ito? Nakikitang talagang hinanap siya ng dalawa, ngumiti si Hsinchu at sinabi. Napaka-espesyal ng Hermit Peak. Ano man ang kanilang ginawa, kailangan nilang gumamit ng mga merit points upang ipagpalit ito. Nangangahulugan nito na kung walang mga merit point, walang cultivation resources at walang paraan upang matutunan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Hermit Peak. Kahit na mayroon silang mga merit point, kung gusto nilang linangin ang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban ng Hermit Peak, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Iyon ay upang maging isang alagad ng isang sekta. Ang pagiging isang alagad ng isang sekta ay ang pagiging isang alagad ng gabay na elder ng Hermit Peak. Pagkatapos, tuturuan sila ng guidance elder ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, may kabayaran para sa pagiging isang alagad ng isang sekta. Ang isang ordinaryong guidance elder ay mangangailangan lamang ng 500 merit points para matagumpay na maging alagad ng isang sekta. Gayunpaman, ang elder na gustong maging disipulo ni Hsinchu at ng iba pang dalawa ay medyo espesyal. Kailangan nila ng 1,000 merit points para magkaroon ng pagkakataon na maging alagad ng isang sekta. Ang dahilan kung bakit sinasabing may pagkakataon ito ay dahil kung gusto nilang maging alagad ng matanda, kailangan nilang makapasa sa pagsusulit ng elder. Ang 1,000 merit points ay kwalipikasyon lamang para makasali sa pagsusulit. Gayunpaman, natural na may espesyal na dahilan kung bakit napaka-espesyal ng elder na iyon. Iyon ay, ang kanyang lakas ay lubhang malupit. Karaniwan, ang mga elder na tumanggap sa kanila ay nasa high rank Azura Martial Ancestor level lamang. Gayunpaman, ang elder na ito ay isang Azura na nagngangalang Wuzun. Hindi niya pinagkadalubhasaan ang mga kasanayan sa labanan ng King Tier, ngunit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Royal Tier. Para kay Hsinchu, nanalinang na ang Limitless Palm Technique at ang 8-Stage Heavenly Sound Technique, hindi niya sasayangin ang 500 merit points para maging isang disipulo ng isang walang kwentang guidance elder. Ang dahilan kung bakit gusto niya maging disipulo ng elder na ito ay dahil narinig ni Hsinchu na ang elder ay may kasanayan sa pakikipaglaban sa kilusang Royal Tier. Bukod dito, ang kasanayang ito sa pakikipaglaban ay maaari lamang linangin ng isang Azura Martial Master. Sa ngayon, napakalakas na ng mga nakakasakit na kasanayan sa pakikipaglaban ni Hsinchu, ngunit wala siyang alam ni isang kasanayan sa pakikipaglaban sa Lixi. Kung makakatagpo siya ng isang tunay na eksperto sa hinaharap, hindi maiwasang maging isang nakamamatay na kahinaan para kay Hsinchu. Sa makatuwid, kung gusto niyang matuto ng mas malakas na kasanayan sa pakikipaglaban sa Lixi, ito ay magiging isang kinakailangan para kay Hsinchu. Sa tingin namin mga kapatid, napakamakatwiran ng sinabi mo. Kung gusto nating maging disipulo, dapat tayong maging disipulo na may magandang kinabukasan. Kung hindi, baka hindi natin gawin. Tumanggo sina Lilong at Liho. Kung gayon ay umalis na tayo. Nang makitang handa na silang dalawa, lumipad si Hsinchu sa kalangitan sa Lilang Ambon. Lumipad siya patungo sa kanyang destinasyon noong araw na iyon sa napakabilis na bilis. Ang lugar na iyon ay tinawag na Zug Wonderland. Ang Zug Wonderland ay ang tirahan ni Elder Zug. Noong bata pa si Elder Zug, siya ay orihinal na tunay na disipulo ng Hermit Peak. Bukod dito, siya ay isang napakalakas na god. Sa kanyang lakas, siya ay dapat na nasa itaas ng mga ulap at naging isang matanda sa mana. Gayunpaman, dahil sa ilang kadahilanan, lumipat siya mula sa itaas ng mga ulap patungo sa ibaba ng mga ulap at naging isang guidance elder dito. Gayunpaman, kahit na ano, ito ay isang magandang bagay para sa mga disipulo sa ilalim ng mga ulap. Hindi pa banggitin ang patnubay ng gayong makapangyarihang eksperto, ang maging disipulo ni Elder Zug ay isang walang katulad na karangalan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, mayroong isang dagat ng mga tao sa labas ng Zug Wonderland. Ito ay lubhang masigla. Noong araw na iyon, mayroon talagang daanda ang mga disipulo na gustong maging mga disipulo ni Elder Zug. Kalokohan, hindi pwede. Bakit ang tao? Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, hindi napigilan ni Hsinchu at ng dalawa pa na ibuka ang kanilang mga bibig. Ang mga kuweba ng ibang matatanda ay magkakaroon ng disipulo bawat isa o dalawang buwan, na sapat na. Gayunpaman, ang kuweba ni Elder Zug ay puno ng mga tao araw-araw. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Bakit may 3 beginner level Azura Martial Master? Baka ang ganitong uri ng basura ay gustong maging disipulo ni Elder Zug. Tama. What a fantasy. Siguro iniisip nila na napakaraming merit points nila at wala silang mapaggastos. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Hsinchu at ng iba pang dalawa ay sa sandaling mapadpad sila, sila talaga ang naging focus ng atensyon ng lahat. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay napuno ng pang-aalipusta, na parang tumitingin sa mga clown. Hindi sila masisisi dito.
Halos lahat ng mga taong ng ahas na pumunta rito ay intermediate level Azura Martial Master, at ang ilan ay umabot pa sa advanced level Azura Martial Master. Gayunpaman, kahit na ganoon, sinabi na kakaunti lamang ang makakapasa sa pagsusulit ni Elder Zug. Iyon ay dahil mahigit 20 taon na ang nakalipas mula nang dumating si Elder Zug sa ilalim ng mga ulap, ngunit sinasabing wala pang 20 disipulo. Sa madaling salita, sa karaniwan, isang tao lang ang makakapasa sa pagsusulit ni Elder Zug bawat taon. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahigpit ang pagsubok. Gayunpaman, nararapat na banggitin na ang lahat ng 20 disipulong iyon ay naging kapalit na mga disipulo. Mayroong ilang mga espesyal na pag-iral na naging successor elders. Ito ay isa pang mahalagang dahilan kung bakit napakaraming tao ang gustong maging mga disipulo ni Elder Zug. Gayunpaman, alam ng lahat kung gaano kahirap maging disipulo ni Elder Zug. Sa makatuwid, nang dumating si Xingju at ang 2 pang beginner level Azura Martial Master, natural na minamaliit sila ng lahat. Inisip nila na sila ay walang ingat at may ligaw na imahinasyon. Si Xingju ay handa na sa pag-iisip para sa mapang-abusong mga tingin ng lahat. Hindi na lang niya pinansin ang lahat at naghanap ng upuang bato na mauupuan. Para naman sa 2 magkapatid, sina Lilong at Liho, na likas na makapal ang balat, natural na hindi sila maaabala sa paghamak ng karamihan. Umupo sila sa tabi ni Xingju. Gayunpaman, ang 2 magkapatid ay talagang nakaupo sa lupa. Swoosh! Sa sandaling ito, isa pang sinag ng lilang liwanag ang bumaril, at nang ito ay bumaba, nagdulot ito ng kaguluhan sa karamihan. Ito ay isang gwapong lalaki na naglabas ng medyo masamang aura. Ang kanyang itsura ay matagumpay na naging dahilan upang ang mga babaeng disipulo na naroroon ay kumulo sa pananabik, at talagang hindi siya lumayo sa kanila. Siya ay nagsimulang makisalamuha sa medyo gwapong mga babaeng disipulo na naroroon, na nagbubulungan ng mga matatamis na bagay sa isa't isa, at ito ay napaka-ambiguous. Sino siya? Tanong ni Xingju kay Lilong. Hindi siya na-curious dahil sa kakisigan ng lalaki, kundi dahil sa lakas nito. Iyon ay dahil ang lalaki ay talagang isang advanced level Azura Martial Master. Bukod dito, masasabing ang kanyang aura ang pinakamalakas sa lahat ng naroroon. Bukod dito, ang kanyang edad ay talagang katulad ng kay Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 638, Sister Fairy. Sino siya? Tanong ni Xingju kay Lilong, na nasa tabi niya. Si Xingju ay hindi na-curious dahil sa kakisigan at pagka-flirt ng lalaki, kundi dahil sa kanyang lakas. Iyon ay dahil ang lalaki ay talagang isang mataas na antas ng Azura Martial Master, at ang kanyang aura ay masasabing pinakamalakas sa lahat ng naroroon. Ang pinakamahalaga, ang kanyang edad ay talagang hindi gaanong naiiba kay Xingju. Kailangang malaman na sa antas ng Azura Martial Master, napakahirap ng makalusot sa isang layer, at ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat layer ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Para maabot ng lalaking nasa harapan niya ang antas ng isang mataas na antas ng Azura Martial Master sa kanyang edad, siya ay talagang matatawag na isang henyo na mahirap makuha sa loob ng 100 taon. Siyempre, ang mga taong tulad ng maliit na demonyong si Bawir ay tiyak na exception, dahil ang mga makakapagbukas ng special tunnel ay halatang nakarating na sa antas ng Azura Wuzun. Sa edad ng munting demonyo at sa kanyang lakas, si Xingju ay palaging naghihinala na siya ay isang matandang halimaw, at itinago ang kanyang sarili bilang isang maliit na batang babae upang lumabas at kumilos bilang bata upang lituhin ang pananaw ng mga tao sa mundo. Xingju, hindi mo nga siya kilala. Mukhang isa ka talagang hindi nagpapapansin sa mga nangyayari sa labas. Siya ay isang henyo na kamakailan ay sumikat, at kinikilala bilang isa sa mga henyo na may pinakamataas na pagkakataon na maging isang tunay na alagad sa taong ito. Ang kanyang pangalan ay Hanfeng, at siya ay isang babero. Ang mga babaeng disipulo ng Hermit Peak ay madalas na nahuhulog sa dagat ng apoy dahil sa kanya. Sinabi ni Lilong kay Xingju, at ang huling pangungusap ay sinabi sa mahinang boses sa tabi ng tainga ni Xingju. Gayunpaman, may kaunting selos sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, kung ang isa ay nag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay normal. Para sa isang lalaking tulad ni Lilong, na nahihirapang makuha ang pabor ng isang babae, ang magselos sa isang gwapo at matikas na binata tulad ni Hanfeng, ito ay isang makatwirang bagay. Sinong junior sister ang makapagsasabi sa akin kung para saan ang tatlong ito? Bagamat nagsalita na si Lilong sa mahinang boses, tila narinig pa rin ito ni Hanfeng. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, at iniwas niya ang kanyang tingin kay Xingju at sa 2 pa. Ang kanyang tingin ay puno ng walang katapusang paghamak. Hi, Senior Marshal Brother Han, sinong makakakilala ng mga disipulong tulad nila? Paano natin malalaman kung para saan sila nandito? Ang babaeng disipulo sa yakap ni Hanfeng ay nahihiyang sumagot. Bukod dito, ang pangaalipuste sa mga mata ng mga babaeng disipulong iyon nang tumingin sila kay Xingju at ang 2 pa ay naging masiksik. Para silang mga mayayamang bata na minamaliit ang mga pulubi sa lansangan. Nandito ka ba para kilalanin ako bilang iyong Panginoon o para pag-usapan ang tungkol sa paibig? Mangyaring pumili ng isang magandang lugar. Huwag kang maging masama sa paningin. Si Xingju ay hindi isang taong kayang lunukan ang kahihiyan. Natural na hindi niya matitiis ang paulit-ulit na minamaliit ng iba. Yo, Senior Apprentice Kuya Han, tingnan mo dali. Nag-flip out talaga sila.
Takot na takot ako. Mapagpanggap na sumigaw ang babaeng disipulo sa yakap ni Hanfang. Huwag kang matakot, nandito ako. Hinaplos ni Hanfang ang mukha ng babae habang inaalon niya ito ng nakangiti. Pagkatapos nito, muli niyang ibinaling ang matalim na tingin kay Shinju. Sabi ko, sa mga sinasabi mo, parang narito ka para sumapi sa isang sekta. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mong lakas? Gusto mong maging disipulo ni Elder Zug ng mag-isa. Sa tingin mo ba ay may mga kwalipikasyon ka? Niyakap ni Hanfang ang malandi na babaeng disipulo sa kanyang yakap habang naglalakad siya patungo kay Shinju at sa dalawa pa. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang sumunod sa likod ni Hanfang at pinalibutan silang tatlo. May poster sila na gustong makipag-gang up kay Shinju at sa dalawa pa kung hindi sila magkasundo. Sa harap ng ganoong sitwasyon, medyo natakot ang magkapatid na sina Lilong at Lihu. Sinimulan nilang hilahin ang sulok ng mga damit ni Shinju at palihim na nagpadala ng mga mensahe, pinayuhan si Shinju na huwag kontrahin si Hanfang. May qualifications man ako o wala, parang wala sa iyo ang desisyon. Ang Hermit Peak ay isa ring lugar na may masamang kapaligiran. Ang mga tao sa harap nila ay malinaw na hindi kilala si Hanfang. Gayunpaman, sinundan nila ang hangin at nagtipon. Karamihan sa kanila ay nag-isip na si Hanfang ay tiyak na magiging kapalit na disipulo sa hinaharap at gustong makipagrelasyon sa kanya. Para naman kay Shinju, pinakamababa niya ang tingin sa mga ganitong uri ng tao. Hindi man lang siya natatakot kay Hanfang, lalo na sa grupong ito ng basura. Anong malalaking salita? Lahat ba ng mga bagong tao ngayon ay kasing yabang mo? Bilang isang senior, ako ay talagang. Tingnan mo, si Ate Fairy. Sa pagharap sa ugali ni Shinju, si Hanfang ay malapit ng magalit. Gayunpaman, bago niya matapos ang pagsasalita, umalangaw-ngaw ang mga alon ng masayang sigaw mula sa labas ng karamihan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga lalaking disipulo ay tumalikod at pinalibutan ang kabilang panig. Sa sandaling ito, walang ideya si Shinju kung ano ang nangyayari. Ang tanging nakita niya ay ang lahat ng mga lalaki sa plaza ng Zug Cave ay nagtipon at pinalibutan siya. Bukod dito, lahat sila ay tinatawag ang kanyang kapatid na engkanto. Si Hanfang, na orihinal na gustong gawing masama si Shinju, ay parang isang malaking masamang lobo na nakakita ng maliit na tupa. Nang marinig niya ang mga salitang kapatid na engkanto, tinalikuran na niya ang babaeng disipulo sa kanyang yakap at agad na sumiksik sa karamihan. Heavens, pumunta rin dito si Ate Fairy. This is a feast for the eyes. Sa sandaling ito, tumayo din ang magkapatid na sina Lilong at Lihu na nagninangning ang mga mata. Tulad ng mga baliw na ligaw na toro, sumugod sila patungo sa karamihan. Hoy, sino si Ate Fairy? Nang makita iyon, nagmamadaling nagpadala si Shinju ng voice transmission kay Lilong. Nang makita iyon, alam ni Shinju na talagang hindi simple ang isang babae na makakapagpabaliw sa lahat ng lalaki sa karamihan. Kaya naman, kahit siya ay curious din sa kanya. Sinasabi ko, Shinju, hindi mo man lang kilala kung sino siya. Siya ay isang napakaganda na kilala bilang numero unong kagandahan sa Return ng Tick. Maging ang mga pangunahing disipulo ay tinutokso niya at nanumpa na pakasalan siya. Hoy, para saan ka pa nakatayo dyan? Bakit hindi ka pumunta at humanga sa kagandahan ng mundong ito? Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Sigaw ni Lilong kay Shinju habang sumusugod siya sa karamihan. Sa isang iglap, nilunod niya ang karamihan at walang ingay. Emph, hindi ba magandang mukha lang? Anong silbi? Tama. Sa Return ng Peak, lakas ang lahat. Kung walang lakas, nakatadhana kang mabuhay sa mga lalaki. Sa sandaling ito, maliban kay Shinju at ilang mga lalaking disipulo na hindi pumunta, naroon lamang ang mga babaeng disipulo na nakatayo sa tabi ni Shinju. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paninibugho, ngunit ang kanilang mga bibig ay puno ng pangungutya. Gayunpaman, tila halos nakalimutan na nila kung bakit sila dumikit kay Hanfang at kung ano ang kanilang motibo. Lahat kayo, lumayas kayo. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw mula sa karamihan. Malutong ang boses na parang long wind chime. Bagamat halatang galit ito, napakasarap sa pandinig. Nang marinig ang boses na ito, nagbago ang ekspresyon ni Shinju at naisip niya sa sarili. Maaari ba siyang siya? Boom! Ah! Kasabay nito ang isang malakas na tunog. Tumitaw ang mga ripples sa karamihan at ang ilang mga lalaking disipulo ay talagang pinalipad. Sa sandaling ito, ang karamihan ng tao na orihinal na napakahigpit na kahit isang patak ng tubig ay hindi makadaanan ay umiwas o umakyat sa langit. Bakas sa mukha nila ang takot. Sa sandaling naghiwa-hiwalay ang mga tao, isang magandang figure ang pumasok sa paningin ni Shinju. Nang lumitaw ang magandang figurang ito, naging sanhi ito ng pagkawala ng ningning ng mga babaeng disipulo sa paligid at nakaramdam ng kababaan sa kanilang mga puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Shinju at naisip na hindi maganda ang takbo. Dahil ang magandang babae na ito ay ang munting mangkukulam na nagdala sa kanya dito, si Bowyer. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinubad na ni Bowyer ang kanyang berdeng damit at nagpalit ng snow white na damit ng Hermit Peak. Ang kanyang malambot na balat ay kasing puti pa rin ng niebe at ang kanyang magandang mukha ay matamis at maganda pa rin. Gayunpaman, nang itugma sa puting damit na niebe, nawala si Bowyer sa kanyang pagiging wild at mas naging parang isang engkanto na umalis sa mortal na mundo.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang diwata sa mga mata ng lahat ay bahagyang nakataas ang kanyang kilay at napuno ng galit. Sa ilalim ng kanyang maliit na paa, may isang lalaking alagad na bamyubula na ang bibig at napaikot ang mga mata. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pakiramdam ni Xingju na walang magawa ay ang lalaking disipulong na wala na ng malay ay mayroon pa ring dugong walang katapusang dumadaloy sa ibaba ng kanyang ilong. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju ang isang pangunguna. Ito ay tunay na tulad ng namamatay sa ilalim ng isang peony na bulaklak at pagiging isang multo ay magiging romantiko pa rin. Talagang hinangaan ni Xingju ang kaisipan ng kapatid na iyon. Ang magagandang mata ni Bauer ay puno ng galit habang sinusulyapan niya ang karamihan. Para bang tinatakot niya ang mga ito na huwag silang lalapit. Gayunpaman, sa mga mata ng mga magagandang lobo, tila naaalala lamang nila ang kanyang magandang mukha at nakalimutan na ang kanyang galit na ekspresyon. Sa halip, ang mga mukha nila ay puno ng saya at paghanga habang nakatitig sa kanya. Gayunpaman, nang damapo ang tingin ni Bauer sa direksyon ni Xingju, ang orihinal na galit na mukha niya ay agad na napangiti. Inihayag niya ang isang ngiti na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mga lungsod at bansa. Sa sandaling ito, nagmura si Xingju sa loob. Shadan. Isang sigaw ay parang kulog na nakatawag ng atensyon ng hindi mabilang na mga taong naruroon. Gayunpaman, sa sandaling iniisip ng lahat kung ano nga ba si Shadan at kung bakit napakasaya ng fairy sister na ito, ang maselang pigurya ni Bauer ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Nang muli siyang lumitaw, lahat ng naruroon ay nakabuka ang kanilang mga bibig at napuno ng pagkabigla. Sa sandaling ito, ang mga braso ni Bauer na maputing niyebe na nakalantad mula sa kanyang manggas ay magkakaugnay at mahigpit na kumapit sa baywang ni Xingju. Ang magandang mukha na hindi mabilang na mga tao ay naglaluway ay idiniin sa dibdib ni Xingju na may matamis na ngiti. Ang fairy sister sa mata ng lahat ay nahulog talaga sa yakap ni Xingju. Bukod dito, siya ang mahigpit na nakayakap kay Xingju. Ano? Anong nangyayari? Sa sandaling ito, lahat ng lalaki ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang fairy sister sa kanilang mga mata, na hindi nalalabag at nagpakilos pa sa puso ng mga tunay na alagad, ay nahulog na sa yakap ng iba. Kung ang taong iyon ay tunay na namumukod tanging tunay na alagad, wala silang sasabihin. Gayunpaman, nagkataon na ito ay isang maliit na initial Azura Martial Master na mas mababa sa kanila. Ang katotohanan sa harap ng kanilang mga mata ay malalim na nakaapekto sa kanilang mga puso at pumutok sa kanilang pagtitiwala. Ito ay lalo na ang kaso para kay Hanfeng, na itinuturing ang kanyang sarili na matikas at katanji tangi. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang uok, na hugis, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa mga bilog. Ang kanyang gulat at walang magawang ekspresyon ay malinaw na nagpahayag ng pakikibaka sa kanyang puso. Maging ang mga babae na labis na nagseselos kay Bauer ay nabig. Ang kanilang mga tingin kay Xingju ay napuno ng kawalang paniwala, na parabang isang palaka ang matagumpay na nakain ng karne ng isang sisni. Sabi ko, Little Miss, sinasadya mo ba akong saktan? Sinulyapan ng hindi mabilang na mga titig na puno ng puot at nagnanais na balatan siyang buhay, ang puso ni Xingju ay napuno ng kawalan ng magawa. Bagamat alam niyang magdudulot ng kaunting kaguluhan si Bauer, hindi niya inaasahan na gagawin talaga nito ito sa kanya. Anong sinasabi mo, isang buwan na kitang hindi nakikita? Namiss kita. Hindi binitawan ni Bauer si Xingju. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at matamis na ngumiti kay Xingju sa kanyang bahagyang singkit na mga mata. Ang cute at nakakaawa ang ngiti niya. Kahit si Xingju ay hindi makayanang sisihin ang munting kagandahang ito. Gayunpaman, nang sabihin ni Bauer ang susunod na pangungusap, gustong bigyan siya ni Xingju ng dalawang mahigpit na sampal. Ha, isang buwan na pala. Bakit initial Azura Martial Master ka pa rin? Ang bagal ng improvement mo. Sa wakas ay binitawan siya ni Bauer at pinalaki si Xingju ng mukha na puno ng pagdududa. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 639, pagsusuri sa pagsusulit. Young lady, sa tingin mo ba ako ay isang Diyos? Kakabreak ko lang sa Shiro Martial Master noong isang buwan. Gusto mo bang makalusot ulit ako makalipas ang isang buwan? Nanginginig ang mukha ni Xingju. Pakiramdam niya ay kulang na kulang siya sa mga karaniwang paksa sa taong nasa harapan niya. Bakit hindi? Ako. O tama, gusto mong maging disipulo ni Elder Zug, di ba? Kung gayon hindi ka pwedeng tumayo lang dito na parang tanga. Bilisin mo at tumayo ka sa pinakamagandang lugar. May sasabihin pa sana si Bauer, ngunit tila napagtanto niya na may mali. Kinurap-kurap niya ang malaki at mabilis niyang mga mata at mabilis na iniba ang paksa. Hinawakan niya talaga ang palad na pinapatay at tumakbo sa pintuan ng Zug Cave, hindi pinapansin ang inggit, selos, at maput na tingin ng iba. Hindi ba pwedeng maghintay lang tayo sandali? Bakit kailangan nating pumunta sa ganoong obvious na lugar? Ang parisukat sa harap ng Zug Grotto Heaven ay napakalaki, ngunit walang masyadong tao na nang ahas na tumayo sa harap ng pinto. Nahulaan ni Xingju na dapat may dahilan, kaya ayaw niyang pumunta rito. Ang tanga talaga ni Shadan. Napakaraming tao ang gustong maging disipulo niya. Halos tanghali na ngayon, ngunit hindi pa nagbubukas ng pinto si Elder Zug para sa pagsusulit. Hindi natin alam kung kailan niya bubuksan ito. Hindi naman niya siguro hahayaan na isa-isa ang lahat ng mga disipulo bago isara ang pinto para makapagpahinga, di ba?
Inilibot ni Bawir ang kanyang mga mata kay Xingju, na parabang sinasaway niya si Xingju dahil sa kanyang kamangmangan. Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Xingju na ang sinabi ni Bawir ay napakamakatwiran. Tumingon siya at tumingin sa paligid. Ang daan-daang tao mula noon ay dumami na ngayon sa mahigit 1,000 tao. Bagamat marami sa kanila ang naaakit kay Bawir, karamihan sa kanila ay gustong maging kanyang alagad. Junior Bawir, wala ka bang pakialam kung tumabi ako sa iyo? Biglang, isang maamo at eleganteng boses ng lalaki ang nagmula sa likod ni na Xingju at Bawir. Tumingon upang tumingin, hindi maiwasan ni Xingju na matigilan. Nakita niya ang isang maputi at gwapong lalaki na may mabait na ngiti na nakatayo sa likuran nilang dalawa. Ang taong ito ay walang iba kundi si Han Feng. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Xingju ay sa sandaling ito, isang natitiklap na fan ng aktwal na lumitaw sa kamay ni Han Feng. Winawagayway niya ang pamaypay sa harap ng kanyang dibdib. Maliwanag, ang matikas na lalaki na ito, na nanakit sa hindi mabilang na mga dalaga, ay gustong ligawan si Bauer, ang kanyang kapatid na engkanto. Scram! Gayunpaman, ang katotohanan ay kadalasang mas malupit. Hindi man lang siya nilinggan ni Bawir at malamig siyang pinagalitan. Ang mga salitang Scram ay lalong walang awa at nakakatusok. Kitang-kita sa mga mata ng lahat ang eksenang nasa harapan nila. Sa sandaling ito, maging ang mga nakapaligid na manunood ay napuno ng pagkabigla. Hindi banggitin ang pangunahing karakter ng pangyayaring ito, si Han Feng, ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay masasabi lamang na pangit. Maaaring sabihin na ito ay kasing pangit. Junior ate, wala ka bang pakialam kung tumabi ako sa iyo? Gayunpaman, tiyak na hindi isang simpleng karakter si Han Feng. At least, makapalang balat niya to the point na wala ng katapusan. Talagang inayos niya ang kanyang pag-iisip sa isang iglap at naglakad sa kaliwa ni Xingju nang walang pagbabago sa ekspresyon at kinausap ang ibang babaeng disipulo. Ah, si Kuya Han Feng yun. Siyempre wala akong pakialam. Ang babaeng iyon ay halatang tanga. Nang makita niya si Han Feng, bahagyang namula ang kanyang maliit na mukha habang tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Si Han Feng, na dumanas ng isang pag-urong kanina, ay malinaw na matagumpay na nakatagpo ng pakiramdam ng higit na kahusayan mula sa babaeng ito. Sa makatuwid, hindi niya namamalayan na itinoon niya ang kanyang tingin kay Bawir, na parang gusto niyang ipakita ang kanyang pagmamalaki sa sandaling iyon. Gayunpaman, nang makita ni Han Feng si Bawir, hindi napigilan ang kanyang mukha ang pagkibot ng matinding ilang beses. Nakakabigla niyang natuklasan na hindi man lang siya sinulyapan ni Bawir. Sa halip, siya ay ngumingiti at walang ginagawang pakikipag-chat kay Xingju. Pa! Kalokohan, tuturuan talaga kita ng leksyon mamaya. Biglang isinara ni Han Feng ang kanyang fan. Sumilay ang matinding galit sa kanyang mga tingin habang nakatingin kay Xingju. Girl, pinaghirapan mo na naman ako. Ang espiritual na lakas ni Xingju ay napakasensitibo. Natural na naramdaman niya ang pagbabago sa emosyon ni Han Feng. Kung may manggahas siyang gawin sa'yo, sisiguraduhin ko na hindi siya mabubuhay ngayong gabi. Si Bawir ay may walang pakialam na anyo. Bagamat hindi pa niya direktang tiningnan si Han Feng, tila wala sa kanyang paligid ang makawala sa kanyang pakiramdam. Matapos marinig ang mga salita ni Bawir, si Xingju ay tila walang magawa. Hindi lamang hindi maarok ang lakas ni Bawir, ang kanyang pagkakakilanlan ay ang batang miss din ng Devil Sect. Siya ay isang tao na hindi natatakot sa langit o lupa. Dahil naglakas loob siyang sabihin ang mga ganoong salita, naniniwala si Xingju na tiyak na maglalakas loob siyang gawin iyon. Sa makatuwid, maaari lamang ipagdasal ni Xingju na si Han Feng ay hindi magulo ang ulo. Iyon ay dahil gusto pa niyang manatili sa Hermit Peak ng mahabang panahon. Kailangan pa niyang makapasok sa mga panloob na rehiyon at makuha ang Rakshasa Stone. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga kuweba ng iba pang matatanda ay nabuksan na ng madaling araw. Kung ang isang tao ay nagnanais na maging isang disipulo, ang bagay ay natapos na sa ngayon at ang disipulo ay makakatanggap ng mana ng guro. Gayunpaman, ang Zug Cave ay napaka-espesyal. Mula sa madaling araw nang sumikat ang araw sa silangan, hanggang sa tanghali kung kailan mataas na ang araw sa kalangitan, hanggang sa unti-unting lumubog ang araw at napuno ng pulang ulap ang kalangitan, hindi pa rin nagbubukas ang Zug Cave. Gayunpaman, walang sino mang alagad ang umalis sa lugar. Walang nang ahas na magreklamo dahil alam nilang lahat na malamang na sinusubok ni Elder Zug ang kanilang pasensya. Bukod dito, para sa mga lalaking disipulo, isang malaking pakinabang ang magkaroon ng isang nakamamanghang kagandahan tulad ni Bawir dito para sila ay humanga. Bukod dito, sa sandaling iyon, sa malawak na plaza sa labas ng Zug Cave, mayroon ng kabuuang 3,000 tao ang natipon. Maliban sa 1,000 tao na gustong maging alagad, ang iba ay pawang mga lalaki. Natural, pumunta sila para kay Mo Bawir. Tumili. Nang medyo naiinip na sina Xingju at Bawir, dahan-daang bumukas ang makapal at mabigat na batong pinto na 100 metro ang taas. Sa pagkakataong iyon, sabay-sabay na nakatuon ang tingin ng lahat sa pinto. Ikinalulungkot ko na pinaghintay ko ang lahat ng mga juniors ng matagal. Bumukas ang batong pinto at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Bagamat hindi matanda ang lalaki, mayroon itong mahabang itim na balbas. Sa pagkakataong iyon, nakatingin siya sa mga tao gamit ang bahagyang singkit niyang mga mata. Kung tungkol sa kanyang aura, ito ay mas hindi maarok. Si Senior Joe talaga.
Hindi ko akalain na si Senior Joe ang kukuha ng pagsusulit ngayon. Ang swerte. Nang makita ng mga tao ang lalaki, mas nagulat sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng walang katulad na pagkabigla. Maging si Xingju ay ganoon din. Ito ay dahil sa mahabang balabal ng lalaki, malinaw na nakaukit ang salitang successor. Ang lalaking ito ay talagang successor disciple ng Hermit Peak. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng bulungan at nalaman din ni Xingju na ang pangalan ng lalaki ay Joe Buren. Isa siya sa mga disipulo ni Elder Zook. Bukod dito, siya ang pinakanamumukod tanging isa sa mga disipulo ni Elder Zook. Maging sa mga successor disciples, mayroon siyang pambihirang reputasyon. Sa paraiso ni Elder Zook, walang mga doorman o katulong. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga alagad ang kukuha ng pagsusulit. Kung iisipin, ang mga taong kumukuha ng pagsusulit ay talagang mga kapalit na disipulo. Nadama ng mga disipulo na kahit na kailangan nilang maghintay ng isang buong araw, hindi sila makakaramdam ng mali dahil ito ang paraiso ni Zook. Hindi ito maihahambing sa mga kuweba ng ibang matatanda. Emf. Pagkatapos magalang na humingi ng tawad sa karamihan, biglang itinaas ni Joe Buren ang kanyang braso. Isang sinag ng sayan na liwanag ang nahulog mula sa kanyang kamay at nang lumapag ito sa lupa, nag-transform ito sa kakaibang pinto na 4.5 metro ang taas at 2 metro ang lapad. Ang liwanag ay damaloy sa paligid ng pinto at ito ay napakarilag. Ito ay mukhang isang spirit formation door, ngunit ito ay hindi isang spirit formation door. Masasabi ni Xingju na dapat itong maging isang kayamanan. Bukod dito, ito ay isang pambihirang kayamanan. Ito ang item na ginamit ng Zujet's Paradise para subukan ng lahat. Pagkalabas ng pinto, tumayo si Joe Buren sa harapan nito. Hawak niya ang isang merit badge sa kanyang kamay at nagsimulang mangolekta ng merit mula sa mga kalahok na disipulo. Kasabay nito, inihayag niya ang mga resulta ng mga alagad. Napaka-espesyal ng paraan ng pagpapahayag ni Joe Buren. Hindi niya ibinuka ang bibig at bahagya lang umiling. Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Nang umiling siya, nangangahulugan iyon na hindi nakapasa sa pagsubok ang mga disipulong iyon. Higit sa lahat, patuloy siyang umiling-iling. Matapos ang isang dosena o higit pang mga disipulo ay mabaygo ng isa-isa, si Hanfang sa wakas ay lumakad sa harap ng pagsubok na pinto. Hindi mababawasan ang lakas ni Hanfang. Sa ilalim ng mga ulap, nagkaroon siya ng kaunting katanyagan sa mga bagong disipulo. Kaya, ang kanyang pagsubok sa sandaling iyon ay nakakuha ng pansin ng ilang tao. Nakabinbin. Sa sandaling pumasok si Hanfang sa pintuan ng pagsubok, sa wakas ay nagsalita si Joe Buren. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang bumangon mula sa karamihan. Alam nilang lahat na ang kahulugan ng nakabinbin ay hindi pangkaraniwan. Bagamat hindi siya tunay na nakapasa sa pagsusulit, kahit papaano ay taglay niya ang mga kwalipikasyon upang magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagsusulit. Hindi iyon simpleng bagay. Tulad ng inaasahan kay Hanfang. Tama, tama. Talagang hindi ka panipaniwala. Talagang naipasa niya ang pagsusulit ng napakadali. Sa sandaling iyon, walang katapusang papuri ang umalangaw mula sa karamihan. Lalo na ang mga babaeng alagad. Ang mga titig na tiningnan nila kay Hanfang ay naging mas malabo, at si Hanfang ay nakagawian din na nasisiyahan sa mga papuri mula sa kanyang kapaligiran. Idiot, gawin mo ang lahat. Nang ang lahat ay nahuhulog sa pagganap ni Hanfang, biglang umalangaw ang matamis na boses ni Bowyer. Sa kanyang paalala, matagumpay na naging focal point ng crowd si Xingju, na nagbabayad ng merit badge. Ang dahilan kung bakit nagawang maging focal point ng crowd si Xingju ay natural dahil kay Bowyer. Gusto nilang lahat na makita ng eksakto kung paano ipapahiya ng tanggang ito, na may pambihirang relasyon sa diwata, ang kanyang sarili. Iyon ay dahil alam nilang lahat na imposible para kay Xingju na makapasa sa pagsubok gamit ang kanyang lakas. Sa harap ng mga titig ng karamihan, naipahayag lamang ni Xingju ang kanyang kawalan ng kakayahan. Kung ano ang iniisip ng karamihan, si Xingju ay lalong hindi interesado. Siya ay mahinahon at may kumpiyansang lumakad sa pintuan ng pagsubok. Nakabinbin. Nang si Xingju ay pumasok sa pintuan ng pagsubok, muling umalangaw ang boses ni Joe Buren. Ano? Nakabinbin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay walang alinlangan na parang kulog, na ikinagulat ng lahat hanggang sa puntong hindi na nila alam ang gagawin. Kung sinabing ang pagdaan ni Hanfang sa pintuan ng pagsubok ay nasa inaasahan ng lahat, kung gayon ang pagdaan ni Xingju sa pintuan ng pagsubok ay ganap na binawi ang kanilang pangunawa. Kung ang taong nag-anunsyo ng resulta ay hindi si Joe Buren, kung hindi ito ang Zug Cave, maghahinala talaga ang lahat kung nasuhulin si Xingju sa isang tao o naglaro ng ilang trick. Bagamat nagdulot ng kaguluhan ang pagpanaw ni Xingju, mabilis na hamupa ang pagkabigla. Iyon ay dahil sa sandaling iyon, ang pinakakapansin-pansing engkanto, si Bowyer, ay naglakad na papunta sa pintuan ng pagsubok. Ang hitsura ni Bowyer ay hindi nagkakamali, ngunit ang kanyang lakas ay mas malakas. Kahit papaano, ang lakas na ipinakita niya ay umabot na sa antas ng Intermediate Azura Martial Master. Sa kanyang murang edad at sa kanyang lakas, maaari siyang ituring na isang bihirang henyo sa buong Hermit Peak. Sa makatuwid, nais ng lahat na makita kung makakapasa si Bowyer sa pagsubok. Sa ilalim ng masikasong tingin ng lahat, si Bowyer ay hindi naguguluhan. Nasa likod niya ang mga kamay niya habang tinutulak palabas ang bilog niyang dibdib.
Gumawa siya ng magagandang hakbang at dumaan sa pintuan ng pagsubok na parang sumasayaw na paru-paro. Hehe. Gayunpaman, nang si Bawira ay dumaan sa pintuan ng pagsubok, ang direktang disipulo, si Joe Byrne, ay biglang tumawa ng hindi sinasadya. Dahil sa eksenang ito, natigilan ang lahat ng naruroon. Hindi umiling si Joe Byrne, ni wala siyang sinabi. Sa halip, bigla siyang tumawa. Ang lahat ay medyo nawalan ng malay. Maging si Bawira ay tumingin sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Junior sister, hindi ka talaga simple. Bagamat hindi ko alam kung ano ang iyong pagkatao, talagang isang karangalan para sa aking hermit peak na magkaroon ng isang alagad na katulad mo. Hindi naman sa gustong tanggihan ka ng iyong amo, ngunit talagang hindi ka nababagay sa lugar na ito. Sa itaas ng ulap ang lugar na dapat mong puntahan. Kinausap ni Joe Byrne si Bowyer na may ngiti sa kanyang mukha sa napakagalang na paraan. Gayunpaman, sa loob ng kanyang mga salita, may bakas ng takot. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 604 na po, mga gamot na nakikipagkompetensya. Ano? Sa itaas ng mga ulap. Hindi ba't naabot na ni Junior Bowyer ang lakas ng isang tunay na disipulo? Hindi kaya siya ay isang Azura Wuzun? Ito. Sa sandaling iyon, muling nagkagulo ang mga tao. Naunawaan nilang lahat ang ibig sabihin ni Joe Byrne. Ngunit nang maisip nila ang batang hitsura ni Bowyer at ang edad ng isang batang babae, sila ay ganap na natigilan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala at hindi paniniwala. Kakaiba, malinaw kong tinago ang aura ko, pero bakit naaninag niya pa rin ako? What the hell is that thing? Sa ilalim ng mga bulalas ng madla at nabigla ang mga tingin, galit na naglakad si Bowyer sa gilid ni Xingju at bumulong sa mahinang boses. Bukod dito, ang kanyang tingin sa pintuan ng pagsubok ay puno ng nakatagong kapitan. Hoy, sabi ko, young mistress of the devil cult, ngayon alam mo na ang mga pamamaraan ng returning peak, tama ba? Tumawa si Xingju at lihim na ipinadala ang kanyang boses. Anong young mistress of the devil cult? Ikaw ang dakilang demonyo na nagdulot ng malaking sakuna sa reincarnation peak. Mukhang hindi nagustuhan ni Bowyer ang titulo ng devil cult at mabangis na inilibot ang kanyang mga mata kay Xingju. Matapos magdulot ng kaguluhan si Bowyer, ang mga tao sa likod niya ay medyo ordinaryo. Sa isang kisap mata, malapit na sa 100 tao ang nakapasa sa pintuan ng pagsubok, ngunit walang nakadaan. Nang may 100 tao ang pumasa, inihayag ni Joe Byrne na natapos na ang pagsusulit para sa araw na iyon. Phew! Ang kanyang anunsyo ay walang alinlangan na nagbigay ng matinding dagok sa mga hindi makasali sa pagsusulit. Gayunpaman, kahit na hindi sila nasisiyahan, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Si Xingju lamang ang nakadama ng labis na swerte na nakinig siya kay Bowyer, kung hindi ay tiyak na hindi siya kasama. Bagamat hindi natuloy ang pagsubok, wala ni isa sa mga naruroon ang umalis dahil may magandang palabas pa rin. Iyon ay, ang 2 tao na naghihintay na makumpirma ay magsisimula na sa huling pagsubok. Karaniwan, ang ganitong uri ng pagsubok ay medyo kapanapanabik. Alam ba ninyong 2 ang sining ng alchemy? O ang sining ng pagdadalisay ng mga mas? Tinawag ni Joe Byrne sina Xingju at Hanfang sa mataas na plataforma sa harap ng pinto at tinanong silang 2. Oo, isa akong third rank alchemist. Nagmamadaling sumagot si Hanfang. Nang ibunyag niya ang iba pa niyang pagkakakilanlan, muling napasigaw ang mga tao sa pagkagulat. Ang dibisyon ng mga alchemist sa mundong ito ay nagbago na, at ito ay ganap na naiiba sa mortal realm. Mga alchemist dito ay hinati ayon sa grado, at isang 3rd baitang alchemist ang kumakatawan na maaari nilang pinuhi ng 3rd baitang immortal na mga halamang gamot. Bagamat may malaking pagkakaiba kung ikukumpara sa mga nangungunang alchemist sa mundo at tier 4 na alchemist, natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ang isang cultivation genius tulad ni Hanfang na nagtataglay ng gayong mga tagumpay sa alchemy. Oo. Oo naman, pagkatapos marinig ang tugon ni Hanfang, maging si Joe Byrne ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Pagkatapos noon, ibinaon niya ang kanyang magiliw na tingin kay Xingju. Alam ko ang sining ng alchemy, ngunit hindi ko alam kung anong grado iyon. Tumiti ng tapat si Xingju. Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin sa pag-alam sa mga pamamaraan ng alchemy? I wonder anong grade ka na? Huwag mong sabihin sa akin hindi mo nga alam kung anong grade ng medicine ang pwede mong pinuhin. Tama. Sa tingin ko gusto niya lang mangisda sa magulong tubig. Wala siyang alam. Nang lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Xingju, nagdulot ito ng kaway ng buntong hininga. Ang bawat isa ay muling tumingin ng masama kay Xingju, na parabang nakatingin sila sa isang sinungaling. Gayunpaman, sa harap ng pang-aalipuste ng lahat, ngumiti lang si Xingju nang walang pakiam. Kailangang ma-verify ang marka ng isang alchemist, at talagang hindi pa niya ito na-verify sa hermit peak. Upang maging mas tumpak, hindi niya ito na-verify kahit saan. Sa makatuwid, isa nga siyang alchemist na walang grado. Ayos lang basta alam mo. Dahil marunong kayong 2 sa sining ng alchemy, magpo-propose ako ng paksa ng alchemy. Kung ikukumpara sa lahat, si Joe Byrne ay walang kahit kititing na bakas ng diskriminasyon. Sa halip, pinananatili niya ang isang mabait ng ngiti mula simula hanggang sa huli, na tila napakabait. Ibibigay ko ang mga sangkap para sa inyong 2. Hanggat matagumpay ninyong mapadalisay ang mixed yuan pill na ito, papasa kayo sa pagsusulit.
Ikinaway ni Joe Burren ang kanyang manggas at dalawang set ng komplikadong pambihirang mga halamang gamot, ilang ikatlong bait ang immortal na mga buto ng halamang gamot, at ang formula ng medicinal pill ay lumutang sa harap ni Xing Zhu at Joe Burren. Isa talaga itong mixed yuan pill. Hindi ba ito masyadong mahirap? Muling nagkagulo ang mga tao. Maging si Han Feng, na napuno ng kumpiyansa kanina, ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Huwag maliitin ang katotohanan na ang mixed yuan pill na ito ay pino mula sa isang third grade immortal herb. Dahil ang lakas nitong nakapagpapagaling ay hindi pangkaraniwan at maaring mapunan kaagad ang enerhiya ng Azure, ito ay isang uri ng pang-apat na baitang panggamot na tableta. Ang pagiging pino ng isang third grade alchemist, makikita ng isa kung gaano ito kahirap. Ano? May pagtutol ka ba? Nakangiting tanong ni Joe Burren. Hindi. Nagmamadaling sumagot si Han Feng na may mapait na ngiti. Nilakad na niya ang hakbang na ito, kaya natural na hindi siya susuko. Para naman kay Xing Zhu, siya ay walang pakialam na itsura mula simula hanggang wakas, na naging dahilan upang hindi malaman ng lahat kung siya ay talagang hindi maarap, o kung siya ay kumikilos ng masyadong makatotohanan. Sa totoo lang, mula nang makuha niya ang Heavenly Book of Immortal Herbs, si Xing Zhu ay palaging nag-aaral ng sining ng alchemy, at paminsan-minsan ay pinipino niya ito ng ilang beses. Bagamat medyo mahirap para sa kanya na pinuhin ang isang item tulad ng ika-apat na baitang body refinement essence, nagkaroon pa rin ng kumpiyansa si Xing Zhu sa pagpino nitong mixed yuan pill. Boom! Boom! Sinabayan ng dalawang mabibigat na tunog, inilabas nina Xing Zhu at Han Feng ang kanilang mga alchemy furnace na tinatawag na pill cauldrons. Ang pill cauldron ni Han Feng ay ganap na ginto, at ito ay mas nakasisilaw kaysa sa ginto. Napakaganda nito, at naakit nito ang mga tingin ng lahat. Sa kabilang banda, ordinaryo ang pill cauldron ni Xing Zhu. Dahil kasi simula pa lang niyang magpino ng gamot, si Xing Zhu ay hindi nagkaroon ng oras upang makahanap ng mas magandang pill cauldron. Emph! Kung ikukumpara ang dalawang pill cauldrons, agad na natagpuan ni Han Feng ang isang walang katulad na pakiramdam ng superiority. Muli niyang tinapunan ng masamang tingin si Xing Zhu, at sa totoo lang, ang karamihan ng mga taong naroroon ay tumingin kay Xing Zhu nang may paghamak. Hindi man lang sila naniniwala na si Xing Zhu ay talagang marunong magpino ng gamot. Puff! Sinamahan ng isang humihingal na tunog, nagnangalit na apoy ang tumaas mula sa loob ng pill cauldron ni Han Feng. Nang tumaas ang apoy, hindi naiwas ang mabigla ang lahat. Maging si Xing Zhu ay ibinalik ang kanyang tingin ng may pagtataka. Naramdaman niya na ang apoy na ginagamit ni Han Feng ay hindi ordinaryong apoy. Ang mga ito ay tila mga tempered na apoy na dumaan sa isang espesyal na proseso. Ang ranggo ng apat na immortal na damo ay hindi maliit na bagay. Ang mga ordinaryong apoy ay hindi kayang pinuhin ng mga ito, at ang mga bihirang apoy ng langit at lupa ay napakabihirang. Maaari lamang silang makatagpo ng swerte at hindi hinanap. Sila ay mga luho sa mata ng hindi mabilang na mga alchemist. Sa makatuwid, upang mas mahusay na pinuhin ng mga immortal na damo, lumitaw ang pamamaraan ng pagtemperya ng apoy. Ang tinatawag na temperyang flames ay walang iba kundi ang paggamit ng isang espesyal na porma sayon upang paikliin ang pinagmumulan ng apoy, na nagiging sanhi ng mga apoy upang maging mas malakas. Gayunpaman, ang apoy ay mabangis. Kapag pinagsasama-sama ang mga ito, ang kaunting kapabayaan ay madaling magdulot ng nakakatakot na pagsabog. Sinasabi na ang ganitong uri ng pamamaraan ay maaari lamang gawin ng mga eksperto sa antas ng Wuzun. Higit pa rito, kapag pinapalabnaw ang apoy, kailangan ding maging lubhang maingat, hindi manggahas na magkaroon ng kahit kaunting kawalang ingat. Sa makatuwid, medyo mahalaga, ang pag-init ng apoy ay napakahalaga din. Gayunpaman, hindi inaasahan na si Han Feng ay talagang nagtataglay ng ganitong uri ng apoy. Kung tungkol sa mga disipulo ng Hermit Peak, lahat sila ay mga taong nakakita ng mundo. Wala silang mga katulong, kaya natural na nakilala nila ang kakaiba ng apoy ni Han Feng sa isang sulyap. Kaya naman napabuntong hininga silang lahat sa paghanga. Junior Xing Zhu, bagamat pinipino mo ang isang rank 3 na immortal na damo, ang Chaotic Pill na ito ay isang rank 4 na medicinal pill. Kung gagamit ka ng ordinaryong apoy para dalisayan ito, magsasayang ka ng napakatagal na panahon. Huwag mo akong kalagkarin pababa. Nanunuyang sabi ni Han Feng kay Xing Zhu. Hindi na kailangang mag-alala. Napangiti ng mahina si Xing Zhu. Kasabay ng pag-ikot ng kanyang palso, na sinamahan ng isang kislap ng liwanag, isang apoy na kaldero ang lumitaw sa kanyang palad. Ano yan? Sa pagtingin sa basag na kaldero sa harap ni Xing Zhu, lahat ay nagsimulang manghula. Kaya naman, mababa ang tingin ng maraming tao kay Xing Zhu. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakikipagkompetensya si Xing Zhu kay Han Feng sa parehong entablado, kaya natural siyang naging focus ng atensyon ng lahat. Ang bawat kilos ay nakikita ng karamihan. Gayunpaman, ang kanilang mga talakayan ay karaniwang hindi gaanong labis. Halimbawa, pagkatapos ilabas ni Xing Zhu ang kaldero, ang mga alo ng pangungutsa at pangungutsa ay nagmula rito. May mga tao pang ang nagsabi na ang execution ay sinusubukang manloko. Ang nakatago sa firepot ay isang pinong Han Yuan pill, at gusto niyang gamitin ito sa isang kritikal na sandali upang samantalahin ang sitwasyon. Nang marinig ang gayong mga talakayan, si Xing Zhu ay talagang hindi makapagsalita. Siya ay lubhang hindi makapagsalita. Hinangaan niya ang taong nagsalita.
Hinangaan niya ang kanyang katalinuhan, hinangaan ang kanyang imahinasyon, hinangaan siya sa pagiging isang panloob na alagad. Tungkol naman sa mga talakayan ng iba, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Nang makita niya ang kaldero sa unang pagkakataon, siya ay tulad ng iba, na iniisip na ito ay isang piraso ng basura. Gayunpaman, alam ni Xingju na sa sandaling binuksan niya ang kaldero, sapat na iyon para tumahimik ang lahat ng nandito. Whoosh! Sa isang mahinang tunog, isang bola ng malalim na asul na apoy ang bumangon mula sa loob ng kaldero. Habang umaalab ang apoy, para itong mga bughaw na alon ng malalim na dagat. Ito ay ang deep sea fire. Diyos ko, ito ay talagang isang pambihirang apoy ng langit at lupa. Paano niya nakuha ang isang pambihirang bagay? Oo naman, ito ay tulad ng inaasahan ni Xingju. Matapos niyang alisin ang deep sea fire, ang mga mukha ng lahat ng naroroon ay puno ng pagkabigla. Maging ang mukha ni Zhou Buren ay nagpakita ng pagtataka. Para naman kay Han Feng, na dating mayabang at mapanukso, ang kanyang mukha ay mas namutla. Hindi napigilan ng sulok ng kanyang bibig ang pagkibot. Masasabing sobrang pangit. Kahit na ang kanyang tempering fire ay napakahalaga na, ito ay sadyang walang halaga kung ihahambing sa deep sea fire ni Xingju. Iniisip kung paano niya ginamit ang kanyang tempering fire para kutsain si Xingju, natural na hindi napigilan ng kasalukuyang Han Feng ang kanyang sarili. Whoosh whoosh whoosh. Hindi pumunta rito si Xingju para magpakitang gilas sa karamihan. Pumunta siya dito para pumasa sa pagsubok. Sa makatuwid, pagkatapos niyang gabayan ang deep sea fire papunta sa kaldero, dali-dali niyang sinimulan ang masalimuot na proseso ng pagpino. Ito. Sa sandaling ito, si Xingju ay muling naging dahilan upang tumikom ang mga nagdududa sa kanya. Iyon ay dahil ang pamamaraan ng pagpino ni Xingju ay napakahusay na tiyak na hindi siya mukhang isang baguhan. Sa halip, siya ay mas katulad ng isang master. Kahit papaano, hindi magiging mahirap para sa kanya na makuha ang titulo ng isang third-tier alchemist. Nang makitang si Xingju ay talagang napakahusay sa pagdadalisay ng gamot, hindi mapigilan ni Han Feng na sumimangot. Pagkatapos nito, hindi na siya naglakas loob na magantala at nagmamadaling nagsimulang magpino ng gamot. Ang pagdadalisay ng gamot ay hindi isang simpleng gawain. Ang ilang mataas na kalidad na elixir ay karaniwang nangangailangan ng ilang araw. Bagamat hindi ganoon kahirap ang mixed yuan pill na ito, nangangailangan pa rin ito ng kahit ilang oras. Sa sandaling ito, lumubog na ang araw. Ang kumalit dito ay ang itim na kurtina ng gabi at ang langit ay napuno ng mga bituin. Gayunpaman, sa Hermit Peak, napuno ng espiritual na enerhiya, ito ay maliwanag pa rin. Tumiwanag ang liwanag sa lahat ng direksyon, na parang araw. Sa sandaling ito, ang pagpino ng tableta ni Xingju at Han Feng ay pumasok na sa huling yugto. Sa sandaling ito, sa plaza ng Zug Cave Heaven, mayroong dagat ng mga taong gumagalaw. Mayroon ng 10,000 tao ang natipon. Maging ang maraming matatanda sa pagtanggap ay nagtipon at palihim na nagmamasid mula sa malayo. Ito ay dahil hindi maliit na bagay ang recruitment ng disipulo ni Zug Cave Heaven. Alam ng lahat na ang sino mang maaaring maging disipulo ng Zug Cave Heaven ay magkakaroon ng walang limitasyong mga tagumpay sa hinaharap. Kuho! Sa plaza, sa harap ng pintong bato, dahan-dahang bumangon ang dalawang bola ng apo. Ang dalawang pangunahing tauhan ng kaganapan ay may mga solemn na ekspresyon habang sila ay nakatitig sa pugon, hindi nangangahas na magambala kahit kaunti. Sa sandaling ito, basang-basa na ang dalawa sa pawis. Gayunpaman, dapat sabihin na si Han Feng ay napakakakit-akit. May mga babaeng alagad talaga na hindi pinansin ang mga chismis at umakyat sa entablado upang panasan ang pawis sa kanilang mga nuo. Naging sanhi ito ng labis na inggit sa maraming nag-iisang disipulo. Ngunit kahit na noon, hindi makaramdam ng kasiyahan si Han Feng, ni hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan. Dahil nang isipin niya kung paanong ang taong nagpupunas ng kanyang pawis sa tagiliran ni Xing Execution ay ang kanyang magandang kapatid na babae, si Bao Yir, nakaramdam siya ng matinding panlulumo. Sa totoo lang, hindi lang siya ang nakadama ng depresyon. Dahil nang makita ng lahat kung gaano kalapit si Bao Yir kay Xingju, ang tunog ng pagdurog ng mga puso ay nagpatuloy at hindi tumigil. Hump! Biglang, sa loob ng dalawang pill cauldrons, isang maliwanag na liwanag ang pinakawalan. Sa sandaling ito, lahat ay nagpipigil ng hininga at tumitig sa dalawang pill cauldron nang hindi kumukurap. Dahil alam nila na ito ang senyales ng pagbuo ng mga table tasks.